Doon po sa mga nagtatanong, hindi po pangit yung video. Hindi po pangit yung video. Nagkataon lang po na nasa dilema ko ngayon dahil nandun ako, nagbo-bonfire ako dahil mainit. So, mahalaga yung issue ng land title ng ABS-CBN. Bukod pa doon, patatandaan po ninyo, nung panahon po na pumasok si Cory sa kapangyarihan noong 1986-87, ganoon, nagkaroon po ng arbitration case between the government and ABS-CBN. Isa po dun sa mga ang issue kasi ng arbitration case eh paano yung allocation noong mga TV networks na tinake over ni Marcos. Eh ngayon ang problema nung araw pala nung nag-EDSA revolution mismo, ang gumagamit ng Mother Ignacia yung compound ng ABS-CBN na yon. Ang gumagamit po noon EPTV4. Pero noon pong nanalo na si Corio sa People Power, ganyan, tinake over na uli ng ABS-CBN. So tanong, paano naging transfer noon? So ganito guys, nagkaroon ng arbitration case noon. Kaya lang ang problema, nung hinanap na ng Kongreso yung mga dokumento about that arbitration case, hindi nila makita, maraming mga dokumento nawawala. Actually yung final na decision nga on arbitration daw, di umano, nawawala pa. Isa pa sa mga nawawala doon ay yung land titles. Kasi saan kinuha yung land, paano yung pinag-uusapan ninyo? Kailangan meron kayong land title para alam nyo kung anong lupa yung pinagdadramahan nyo, di ba? So ngayon, mapunta na tayo kay Marcoleta. Yun pong issue ni Marcoleta, ganito. So nagpasa ng dali lang. Ayusin ko lang ng konti yung apoya para lumakas-lakas. Kasi, aray. Kasi ang dilim. Huwag ka na kayo maarte. Pasalamat na nga kayo, nag-live ako eh. Iusin ko lang saglit. Aray. Naku, Diyos ko. Hirap ng mataba. Dali lang. Yeah, ang bigat ng kahoy. Okay. Ayan, mas maliwanag na ng konti. Alright, ganito. So, isa sa mga sinubmit ng ABS-CBN para doon sa kanilang franchise application, itong mga house bill na dinidinig ngayon, eh yung land title nila. Kasi patunay yon na legal yung kanilang pag-ookupa doon sa kanilang Mother Ignacia property. Yung Mother Ignacia Avenue property, yung compound nila na yon, yung may audience entrance, yung may transmitter, etc., etc. Kaya lang ang problema, nung kinalkal ni Representative, ni Sagip Party List, Representative Rodante Marcoleta, yung mga dokumento ng ABS-CBN, lumitaw na may sablay. Okay? Kasi ganito daw, according to Marcoleta, yung binigay na kopya ng ABS-CBN ay Xerox lang daw nung kopya noong may-ari, nung owner's copy. Kasi normally guys, parang hindi ka naman bibigyan daw talaga ng actual na Ngayon, ang kalakaran ngayon, hindi ka na bibigyan ng actual na title ng lupa, ang bibigay sa'yo yung scanned copy lang. Kasi, una, yung original copy, hawak yun ng Registry of Deeds. Yun yung government agency na nag-handle sa mga titulo ng lupa. Okay? Ngayon, ang problema, sabi ni Marcoleta, yung binigay, yung sinubmit ni ABS-CBN na titulo ng lupa, guys, hindi certified true copy, hindi copy from, hindi CTC, hindi, kumbaga hindi NSO levels. Gets nyo yung NSO birth certificate? Siyempre ngayon, pag nag-submit ka ng birth certificate, di mo na pwede ibigay yung original mo na birth certificate, di ba? So ang Marcoleta na buwisit, kumuha ng kopya doon sa Registry of Deeds ng Quezon City, kasi nasa Quezon City yung ABS-CBN. Tapos, nung kumuha siya nung kopya, napansin niya, kasi i-scan nyo nung Registry of Deeds. Wag niyo nang hanapin mukha ko. Basta pakinggan niyo na lang, Diyos ko naman. Hindi niyo naman makikita niyo, mahalaga pa ba makita 'yung mukha ko? Okay, tuloy na natin. So, nakita daw niya sa registry, tumingi siya ng kopya ng parang security paper na kopya mula sa Registry of Deeds. Tapos naloka siya kasi 'yung in-scan ng Registry of Deeds, may tiklop. Nakatiklop 'yung seal. Ibig sabihin po ng nakatiklop, may mga nawawalang portions. In particular, nawawala yung TCT, yung transfer certificate, yung title number nung kinancel na certificate.
Ganito po kasi sa lupa, guys. Pagka nagbenta ka ng, pagkaliwawa, nagpatitulo ka ng lupa, pag inisyon ka ng bagong titulo, may isang titulo na makakancel. Gets mo? Pag inisyon ka ng titulo, yung lumang titulo ng lupa na pinag-uusapan, ikakancel. Kasi hindi na po pwede dalawa titulo sa isang lupa. Ang problema, nung humingi siya ng security paper na titulo, kalitaw-litaw, nakatiklop yung part na nagsasabi kung ano yung title number na kinansel. E ngayon, ang problema, yung sinend ng ABS-CBN na titulo, yung kanilang, yung hindi security paper, nakalagay doon yung kinansel na title. Gets ninyo? So, ibig sabihin, guys, ano pa to? Declaration against interest pa to on ABS-CBN's part. Okay, here is where it gets very interesting. Hindi lang ako yosi. Okay, ganito. So, ganito ba, ulitin ko ha. Nagsubmit ang ABS-CBN ng title. Ang problema, hindi siya security paper. Ito yung original daw na title na Sinerox. Ang depresya, si Marcoleta, ang sabi, eh hindi pwede yan, kailangan ngayon, naka-security paper ka. So ang Marcoleta, punta sa Registry of Deeds ng Quezon City, humingi ng actual na kopya noong title. Depresya, may tiklop. Yung tiklop, hindi pinapakita kung alin yung canceled na transfer na title. Yung lumang title. Tapos ngayon, sa swerte na lang ni Marcoleta, kasi may nakalagay yung number doon sa sinabit ng ABS-CBN. Sabihin natin na yun ay title number 123. Yun yung kinansel. Okay? 123. Ngayon, ang ginawa ni Marcoleta, humingi naman siya ngayon ng kopya ng canceled na title. Okay? So in short, parang ito yung present na title. Now, ito yung present na title. Yung past na title, kumuha siya ng kopya. At doon nagulat ang lahat. Kasi guys, yung lupa ng ABS-CBN dyan sa Quezon City, sa may scout area, approximately 44,000 hectares. 44,000 square meters. So approximately mga 4.4 hectares, hektarya. Pero yung pinanggalingan na titulo, 42 square meters lang. 42 square meters. Gets niya? So ngayon, paano ka magkakaroon ng bagong title na 4 na hektarya mahigit, pero yung pinanggalingan title nun, 42 metro kwadrado lang? Paano nangyari yon? Yung kasing laki ng isang condo unit, naging 4 na hektarya yung laki. Diba? Nagulat na si ano doon. Diba? Nagulat na si Marcoleta doon. Pangalawang issue, ano guys, nung chinek pa niya yung, sabi natin na yung lumang, yung canceled certificate number 123, nung chinek pa niya yon, ang nakita niya, nakaregistro yung lupa. Yung lupa ay situated sa barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Ulitin ko ha, Nagkaisang Nayon. Ang barangay Nagkaisang Nayon po ay nasa Novaliches. Ang ABS-CBN po nasa may bandang malapit sa EDSA. Ang Novaliches po halos Caloocan na yun. So ang tanong, yung luma mong titulo, ang sabi, yung lupa na yan, nasa Novaliches. O paano yan napunta ngayon sa Mother Ignacia? O diba? May problema. So, strike number one, 42 square meters, naging 4 na hektarya. Strike number two, dati nasa Novaliches, tapos ngayon, nasa Mother Ignacia na. Tapos, pangatlo pa naging problema ni Marcoleta, di lang ayusin ko nga muna yung apoy, ako ay nababother. Kasi dapat maliwanag-liwanag yun. Wait lang ha, i-on ko lang yung apoy. Wait lang. Kukwentuhan ko kayo habang hindi nyo ako nakikita. Para hindi tayo nagsasayang ng oras. Pero kukuha lang ako ng kahoy din sa baba. Alright, so ngayon, ang pangatlong problema ni Detining ng palalo ni Marcoleta yung binigay ng ABS-CBN. Parang ano bang kalokohan ito? Parang ganoon. Tapos, ang nadiskubre ni Marcoleta, yung binigay na kopya, yung titulo ng ABS-CBN, may nakalagay na parang PR 10 ganun-ganun.
Basta may nakaano, may nakasulat na pencil lang eh, PR ang nakasulat. Tapos nung chinek niya yung galing sa Registry of Deeds ng Quezon City, PR din, may PR din na nakasulat. Ang ibig sabihin po mga friendship, ng PR ay provisional registration. Pag sinabi pong provisional registration, ibig sabihin nun guys, temporary lang yung titulo. Kailangan pa ng permanente na titulo. So, ano yun? Ang gulo na nun. Kasi, ano to? Yung binigay na dokumento, yung binigay guys sa dokumento ng ABS-CBN, 1967 pa sinulat. Tapos, inabot ng ABS-CBN yung 1967 temporary title to Congress. Sabi ni Marcoleta, 53 years na kayo na nandyan, no? Tapos, 53 years na kayo nandyan, di pa kayo nakakuha ng permanent title? So, yun yung pangalawang tanong. Tapos ngayon, ang sabi sa akin ni Marcoleta, yung pangatlong issue, yung binigay na titulo ng ABS-CBN. Okay, wait. Ay, hirap na mataba. Yung binigay na titulo ng ABS-CBN ay Mecca number. Kunwari, yung titulo ay yung titulo ay number 111 ay 999, ganyan. Nagulat siya kasi nung pumunta siya sa Registry of Deeds ng Quezon City, meron ding titulo number 999. Na in short magka-number yung dalawang titulo. So on one hand, yung ABS-CBN may titulo number sabihin natin 1999 sa Mother Ignacia. Tapos nagulat siya kasi may titulo rin na number 999 sa ibang lugar sa Quezon City. In particular, ito po ay nasa Don Antonio Heights. So nasa Commonwealth. Guys, mga 10 piso yun na jeep. 10 piso sakay sa jeep yun. Ganun kalayo yun sa Mother Ignacia. So ang tanong, sabi ni Marcoleta sa akin, nung kausap ko kanina, wala naman daw problema si Marcoleta. Unti pong yung kanumber nung title, nasa Quezon Province, or nasa Isabela, or nasa Visayas. Kasi syempre, nung panahon na yun, hindi naman tayo online. Magkakasabay-sabay yung number. Kaya lang na nagulat siya, pareho silang galing sa Registry of Deeds ng Quezon City. So isa lang yung tumatao dun. Tapos magkamukha yung number. Diba? At yung lupa, doon sa Don Antonio Heights, parang mga sukat lang na 400 square meters. Gets niya? So, ibig sabihin, ang unang sasabi ni Marcoleta, first, ito yung sinabi niya sa ABS ha, first, pati hindi nyo kami bigyan ng certified true copy. Diba? Ang ibinigay ng ABS-CBN, basically, ang ginawa ng ABS-CBN, yung ano mo yun, yung lumang-luma na Jurassic na mukha ng fossil na kopya nung yung titulo, yun ang binigay nila sa Congress. Tapos, hindi, pinakita sa Congress, tapos sabi, okay, kamukha, Xerox. Tapos nung sinerox, yun yung ifinel sa Congress. Imbes na yung nasa security paper. Hindi security paper yung naka-annex sa application ng ABS-CBN. Samantalang heto si Marcoleta, may naka-security paper yung mga dokumento niya. May problema tayo. Gets niya. So, ngayon, ang sabi nung isa kong friend, so ano ibig sabihin yan? Well, sabi ko, kung ako yung kongresista na nag-evaluate ng mga papeles, maiisip ko talaga na dubious etong sa ABS-CBN. Kailangan plansyahin nyo yung mga issue na to kasi mahirap yung bibigyan namin kayo ng 25-year na franchise. Po pwede pala kayo ma-evict sa bahay ni kuya. Dahil si kuya, squatter pala. Ganoon. Diba? Sabi nung iba, kailangan patunayan daw ni Marcoleta na totoo yun. Ganyan. Well, ayan yung dokumento. Merong conflict sa dokumento. Ang tanong, sino ba nag-a-apply ng franchise? Diba ABS-CBN, hindi naman si Marcoleta. Gets? So, yung issue dito, first, dubious yung very questionable yung land title ng ABS-CBN given yung evidence na lumitaw. Yun yung unang problema. Doon po sa mga nagtatanong,
For more information, check nyo lang po yung page ko, Thinking Pinoy, sa Facebook. Tapos, meron pong video doon na clip nung hearing kung saan in-expose yun ni Marcoleta. Tapos, doon sa video na yun, meron ding link yon doon sa mga land titles na pinag-uusapan. Okay? So, ngayon, given that, problematic kasi, number one, bibigyan ka ng 25-year na franchise, tapos pwede ka pala ma-evict. E paano yun? Nagsayang lang tayo ng ano, frequency assignment. Number two, eh kung ganyan pala na wala pala kayong titulo sa lupa, ano yung claim ninyo na, na ibalik sa inyo ni Korean? Diba, binalik sa kanila yung lupa ng PTB4, yung Mother Ignacia PTB4 dati. Eh, ba't nabigay sa inyo yan? Eh, wala pala kayong titulo. Diba? Paano naging sa inyo yan? Yung pag sinasabi po na Torrens title, yun po yung TCT. Kasi po, pag ano daw, sabi paliwanag sa akin ng mga abogado kong kaibigan, pag Torrens title, yun yung definitive na proof na ikaw yung may-ari ng lupa. Okay? So ngayon, pangatlo pang unang issue, bibigyan ka namin prangkisa, tapos pwede ka pala ma-evict sa bahay ni Kuya dahil squatter si Kuya. Ganon. Number, pangalawang issue, paano ibinalik sa'yo yung property na yan after the Marcos regime? Eh, wala ka naman palang titulo. At number three, isa pang posibleng issue dyan, niloko mo yung Kongreso, peki pala yung title, ganun ba? Diba? Yun yung mga problema. So, naloka ako kasi nung tinignan ko yung mga titulo, hala, ba't ganoon? Diba? So, kasi ako personally, ayoko namang madurog yung ABS, naawa ko rin sa 11,000 na kuno. Hindi ko alam kung ilan talaga employee no na. Pero yung sa 11,000 daw na employee, naawa rin ako. Ako gusto ko si Angel Oxin, diba? Natutuwa ako kay Maha Salvador. Mahal ko si James Reed. Kaya lang, kailangan, diba, ang ABS-CBN News, nak-nak-nak-nak-nak ng rule of law. Rule of law po ito. Diba?